Ako, hindi naman malayo na tayo po ay maniniwala at kakampi sa pamilya Digamo, ano? Specifically dito sa nawalan, si Mayora Janice Digamo. Kasi syempre, ikaw ba naman nawalan eh? Asawa mo yan, nakasama mo yan for how many years, sa hirap at ginhawa. Ang problema kasi, no, may mga bagay kasi na nakapagbibigay ng duda. Kasi, sabi ko nga, this is not about the Tevez or this is not about the Digamo. Ang tinitignan natin dito yung proseso kung tama ba yung ginagawa ng ating otoridad. Hindi tayo nagkakaroon ng rebellion or pangontra sa gobyerno. Pero malinaw naman, ano, ultimo yung mga ibang abogado dyan, ibang mga kilalang, mga personalidad dyan, ganun din naman ang question nila eh. So hindi ibig sabihin na kina-question nila yung bagay na yun ay sila po ay makatebes na or binayaran na. Ako, kakampi na sana ako, no, kay Mayora Janice Digamo. Kung hindi lang dito. Ito particular sa example natin na video ngayon. Maliit na bagay kung tutuusin, pero napaka-importante ito na sinyales na bukal sa kanyang loob na gusto niya talaga ng hustisya, yung totoong hustisya para sa pagkamatay or pagpatay sa kanyang asawa. Ang problema, nararamdaman ko na parang siya pa yung nag-obstruct, obstruction of the true justice eh. Yung instinct ko, ang lakas ng pakiramdam ko na parang siya pa yung nag-obstruct na makamtan yung totoong hustisya. I will give you an example, itong video na ipapakita natin ngayon, ha. Ito kasi, panoorin muna natin ito and then i-discuss natin. Henry Tevez ay nagsasabi na handa siyang... Okay. Kung obserbahan natin, ano, di ba kung ikaw, kung kayo po ang nawalan, ang pinaka unang reaction mo dyan is matutuwa ka eh. Bakit? Kasi yung taong pinagsususpetsahan mo ay willing buksan ang kanyang buhay, na willing na halungkatin yung kanyang buhay para sa'yo. Take note, ah, i-correct lang natin kasi yung pinapalabas ni Mayora ay yung bank account lang, hindi eh. Yung waiver nitong si Henry Tevez ay lahat. Hindi lang bank account, lahat. Text message, email, ibig sabihin hindi lang sa computer, kundi sa phone, lahat, kahit bahay nila halughugin. Lahat. Hindi lang bangko. Kasi ang rason niya is kapag daw sa bangko, tama naman 'yon na hindi lang naman sa bangko mo itatago yung pera mo eh. Pero let us not forget. Halimbawa, merong online bank diyan, 'di ba? Merong limit 'yan. Hindi ka pwedeng basta makapag-withdraw ng malaking halaga sa isang day lang. Eh kung kailangan mo yung amount niyan sa isang day, kailangan mo pumunta pa rin sa bangko. So at the end of the day, kaya sabihin na natin hindi lang sa bangko ang paglagakan mo ng pera mo. Sa huli-huli, bangko pa rin ka maglalagay ng malaking pera mo. So at the end of the day, kung gusto mo talaga makita yung in and out record ng mga Tevez, take note, hindi lang kay Henry Tevez. Ang sabi sa waiver, kahit yung HD, tulong, lahat yon open. So makikita, kung gusto mo talaga, bilang gusto mo makita, no, yung in and out, mga transactions, makikita mo yan.
you should be happy. You should be the number one to be happy na, ay good yan. Kasi makita natin, take note sa mga transactions, naka-indicate din doon kung magkano, anong oras. Sometimes, hindi man makita doon kung para saan, pero makita mo, you would question. Halimbawa, magkaroon ng Senate hearing, Henry Tevez, para saan tong amount na to, ba't ang laki naman? Then, the investigation will start from there. But for you to be a negative instantly, instantaneously negative doon sa willingness with a waiver na i-open ang lahat ng buhay is parang ikaw pang nag-o-obstruct doon sa totoong gusto nating malaman. Ako nga matutuwa ako na ipa-imbestiga, yan yung totoong investigation. Kasi willing kang i-open, yung iba nga halos pakatago-tago nila na ayaw nilang i-open ang kanilang pribadong buhay, ang kanilang bangko, kasi that is the right to privacy. But this person has given you the authority na tukayin, halughugin ang kanyang personal na mga records. Even the conversations, not only sa emails but sa cellphone. Kahit sinabi mo na may tatlo o limang cellphone, shouldn't be you happy? Shouldn't you be happy instead? Kasi waiver ngayon lahat ng cellphone doon. Ngayon, in the event na sabi mo nga baka yan ay dinilit na. Kaya nga may waiver. Pwedeng lumapit sa mga network, halimbawa Globe man yan o ano, kahit i-delete nila yan, makikita pa rin may record yan sa network. Ngayon, kung Facebook Messenger man yan, kahit i-delete yan, may Facebook Philippines tayo, may waiver nga You just present the waiver to this institution, Facebook, Globe, Smart, and yun na yun, nag-authorize na pwedeng bungkalin at tignan kung may deleted man o wala. So that is the point there. So, ang pinagtataka ko lang, instead na matuwa ka doon sa pagiging gusto niyang i-open yung kanyang buhay, bakit parang instead na ano, parang ayaw mo pa. Response mo doon is, hindi kasi ganito. Ang tanong ko sa iyo, Mayora, kayo ba, kaya nyo bang ipa-open yung, kahit yung bank account ninyo? Sige nga. Kaya ba ninyo na magbigay ng waiver at mabuksan din yung inyong mga conversations dyan sa cellphone ninyo, lalong-lalo na nung March 4? Ito pa. Another example. Ito pa. Ito pa. Tingnan natin to. Ano? Ito, sa tingin ko, it is possible na what is in the list assigned to the governor, may... Tignan nyo, ito kasi tinanong siya dito about dun sa police details na nawawala. Tignan ninyo, ikaw nga hindi ka makatingin ng diretso sa mga reporters Nakatingin ka sa baba, tapos mabagal yung sagot mo, parang nag-iisip ka pa ng susunod mong sasabihin. Obserbahan ninyo kasi May not be the exact number of people that stayed with him. Kasi nga, kung titignan nyo, kasi hindi ka prepared sa tanong. Yung nephew niya, board member. Yung anak namin, board member din. Ang alam mo. But I want this confirmed in the list. Kung yung mga pangalan na nandoon, yun din ba yung naka-detail sa mga anak ko? Ay, hindi nga pwede yun, Mayora. Kasi nga, nag-apply yung mister mo sa gobyerno ng security. At isa sa guidelines sa pag-apply or pagbigay sa inyo ng police details, hindi pwedeng ipasa sa iba kahit kapamilya mo pa yan. Isa yan sa guidelines. Alam nyo po yan. Isa po yun. Hindi po pwede yun. Bakit? Bakit yung police details na nakatalaga sa asawa mo? Bakit niya ibibigay sa anak niya? Siya nga nung nag-apply, sabi niya nanganganib ang buhay niya kasi may threats nga. At take note, ang daming tao dyan noong araw na hindi mo alam kung sino mapagkatiwalaan dyan.
So, hindi po pwede yun. The mere fact, ah, ito, obserbahan ninyo. The mere fact. So, ako, ang tingin ko dito, unprepared siya na itatanong yan sa kanya. Kasi, itong mga reporter, bago sila pumunta dyan, bago nila interviewin, nag-research muna nila sila. At nakita muna nila yung post ni JB, ni Senator JB Ejercito, na bakit may limang police details na hindi nag-report nung time. So, tinanong nila siya, which she is unprepared, na itatanong sa kanya. So, nakita ninyo, the moment na tinanong sa kanya, hindi na siya makatingin ng diretsa at mabagal yung kanyang pagsagot, ano? Parang nag-iisip pa ng susunod niyang sasabihin at titignan ko kung ganito, i-verify pa kung ganito. You are the wife. Alam na alam mo kung anong detalyado, kung sino-sino yung mga nakatalagang police details diyan. Regardless kung yan ay palitan, salitan, alam ninyo, alam na alam mo ang schedule niyan. Supposedly. But for you, nasasabihin mo, hindi ka pa sigurado. Tapos sasabihin mo, baka ito yung nakaano sa anak ko, dito sa board member. So dito pa lang, questionable, the mere fact na dinipensahan mo pa yung nawawala instead na ikaw pa ang unang magagalit. Alam mo, first day pa lang dapat ikaw yung magalit eh. Kasi the moment na nangyari yon at nakita mong bulagtang ang asawa mo, unang tanong mo dyan, nasaan? Nasaan kayo? Dapat ganun. Pero you kept silent on this matter until brought out by Senator JV Ejercito and then until questioned to you by these reporters which you are unprepared to answer. Sa anak po na si Carlo at kay Nerd. So, kaya limang wala ay dahil nakadetails na sa iba. It could be that. It could Bakit siya i-detail sa iba? Labag na yun sa guidelines. But we have to go to over the list kasi you have to match the name of the person. Kaya nga, you have to match the name of the person, Mayora. Nakamatch nga yung names ng mga persons na yun kay Gob. No other. No one else. And the person na naka-duty doon sa kanila. So, okay lang din kami na itanong yun para to shed light kasi unfair din, no? Kung yun nga halos hindi nag-dinner yung detailed police ni Governor Kapp. Oh, bakit naalala mo yung hindi nag-dinner yung police details? Ang dapat alalahanin mo yung hustisya para sa asawa mo na dapat sana ikaw ang una nag-question dyan pero hindi ikaw ang unang nag-question. You kept silent. Kasi daw, yun pala yung sinasabi na merong lima ba na wala. Well, lima ba, hindi pa sure. At that time na nagtatrabaho siya. Yan lang itong muna detail na po dito ko. Oh, hindi siya makatingin, no? Matatanggal ako. Ilan na ila. Dati, dalawa. Ang tanong, ilan dapat? Dati, dalawa. Dalawa o apat lang. Parang basta nag-isip. May nadagdag. Parang basta may nadagdag. So, I think, 2 plus 4. Ano yung rotation? Or tinanong kong rotation. 7. Meron silang schedule na, ano eh, hindi rin ako masyadong ano, basta, paglalabas yung isa, parating na yung isa. Parang ganyan. Diba sinabi mo yan? Ito, nauna mong sinabi, paglalabas yung isa, parating yung isa. Tapos dun sa susunod na interview mo, sabi mo, umalis na yung isa, hindi pa dumating yung isa. Which nag-contradict sa sinabi mo. So dito pa lang, Mayora, questionable. So, ano nangyari yun, ma? Ilang pulis na kasama niya? Wala ba? Kung 5 to 7 na. Kasi ang ilang pulis ang nakasama nung nangyari yun? Kasi 5 to 7 lang, sabi. Sa ilalim niya sa meron ba siyang kasama na pulis nung Saturday na yon? Yung they were there. They were there, oh. Yeah. Diyan pa lang, it's a big fat lie po. Naipakita ko na sa inyo yung picture. Walang pulis doon. Security guard, oh, meron. Yun yung binaril. Diyan pa lang, it's a big fat lie. Kasi kung meron, sana may nasugatan kahit pa paano doon sa mga perpetrators. Eh, wala. Eh kung mayroong pulis doon, di yun sana naratrat, hindi yung kapitana. Nagbalandra ng kanyang sarili sa gob. Pero yun na nga, no?
hindi ko ma-memorize kung Kailangan pa bang i-memorize yan? Eh, asawa ka. Asawa ka. Tayo na bigaril siya if they were really in the area. Hmm. So, bakit hindi mo question yan? First day pa lang. Day one, bakit hindi mo kinwestiyon, Mayora? Bakit you chose to keep quiet until brought out by Senator J.V. Ejercito? If that is what we are trying to ano. Pero definitely, may pulis doon sa area namin. Oh. Ulitin natin na. Definitely, may pulis sa area. If that is what we are area, if that is pidaril siya, if they were really in the area, if that is what we are trying to ano. Mm. Pero definitely the area, if hindi ko ma-memorize kung at the time na pidaril siya, if they were really in the area, if that is what we are trying to ano. Oh, una, sabi niya, hindi daw niya ma-memorize if the police were really in the area. Ano. Pero definitely, may pulis doon sa area namin. Hmm. Pero definitely may pulis doon sa area namin. Ano ba talaga, Mayora? Kita mo, nalilito ka na. Unprepared ka kasi unexpected mo kasi. And you're interested to know, ma'am? Yes, kasi gusto ko rin malaman na if yung sa list, talaga bang sila yung nag-duty or tama, o kung yung sa list, yun ba yung binigyan ni Ruel ng dalawa papunta doon sa pamangkin niya, dalawa papunta doon sa anak ko? So, yun lang ang no, nagpapapigil sa akin kung bakit hindi ako sumusuporta dito kay mismo kay wifey. Ano? Kasi parang masaya pa siya eh. The mere fact na ikaw pa yung nagde-defend na bakit wala yung mga police details is a very big doubtful question to me. Ano? Kasi asawa mo yan eh. Ikaw na mismo ang magsasabi sa otoridad at mag-question. Imbestigahan ninyo yung police na yan, yung mga nawawala. Pero yung ikaw pa yung magsasabi na hindi kasi sabay-sabay silang nag-LBM. Yung isang police kasi nag-LBM siya. Pati ata yung pamilya na sabay-sabay sila nag-LBM. Tapos yung isa pinakuha ng pagkain sa taas. So doon pa lang may whitewash eh. Halatang merong tinatago dito. Kaya nga sabi ko, kakampi na sana ako. Ha? Sasama na sana ako kay Mayora Janice Digamo sa pagkuha ng tamang hustisya or pagkuha ng hustisya. Pero, yung mahahalata mo talaga na siya pa yung nag-obstruct, ha? Siya pa yung pumipigil doon sa pagkuha sa tunay, totoong hustisya, paano ako sasama dyan? Sige nga, Aber.